ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay ina ko niyat, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipinauubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Ciro, Dario at Artaherhes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika-anim na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga libitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghantog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghantog sila ng 12 kambing na lalaki.
isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng ayos. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kaniya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabing gayon ay wala na raw libre sa panahon natin ngayon. At napakahirap nga tayong makakuha ng serbisyo na libre.
Kaya dahil yan ang pananaw ng marami, maging sa simbahan, ganun din ang tingin nila. Walang libre sa atin. Walang libre daw ang paglilingkod ng simbahan. Lahat may bayad. Kaya nga kung minsan, pag ako'y nag-blessing, bahay o sasakyan, at hindi ko tinanggap ang bayad, ang sabi nila, o kaya nagtataka sila, bakit hindi ko tinanggap. Pag nag-sickle ako, o pumunta ako sa mga may sakit, at alam nyo naman ako'y naka-assign sa probinsya, tuwing Lunes lang ako naririto dahil umuwi ako sa bahay para tignan o silipin man lamang ang aking ina. Lunes lang ako naririto at Martes. At Martes, nagmimisa ako rito sa loob ng 17 taon na. At pag ako'y nagsisikol dahil doon sa probinsya, ako ang kura ng Sambales doon sa San Felipe. Pag ako ay nagsisikol dahil probinsya, ang alam nila lagi sa pare o paglilingkod ng pare, may bayad. Kaya pag pumunta ako sa may sakit, may sobre sila. Pag tinanggihan ko, nagugulat sila. Kung minsan ko ano yung nakatabi doon sa kanilang eskaparate, alam niyo naman tayo mga Pilipino, meron tayong nakatabing corned beef, lalo na kung galing Amerika, amen. May nakalagay na mga kung anong dilata dahil hindi ako tumatanggap ng pera sa sikol o sa pagbisita sa mga may sakit. At kahit sa binyag kung walang pera, binibiling ko sa sekretarya, pag kulang ang kanilang ibibigay, huwag mong sisingilin. Kung mahirap yung namatayan o mahirap yung namatay, kahit meron tayong nakasulat na halaga, huwag mo nang hihingan. Dahil tayo dapat ang nagbibigay sa kanila. Kaya pag may sikol at may sakit, hindi ko tinanggap ang binibigay, nagpipilit ang sasabihin ko, mas kailangan ninyo ang pera na yan para sa gamot na may sakit. Dahil ang pananaw ng maraming tao na wala nang libre sa panahon natin ngayon, lahat may bayad, nagkakamali tayo. Marami pa ring doktor, marami pa ring driver, marami pa ring karpintero, maraming naglilingkod sa simbahan, walang bayad. Maraming inyehero, kung may nababalitaan kayong manlolokot mandaraya, marami pa rin taong mabuti, marami pa rin tindero at tindera na kaya magbigay, magdagdag ng tinda. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, gusto kong tignan natin ang santo para sa araw na ito, si San Cosme at si San Damian. Mga doktor sila, dahil sa kanilang kagandahang loob, dahil sa kanilang pagkukusang paglilingkod, hindi sila tumatanggap ng bayad sa mga ginagamot nila. Marami silang naakit sa pananampalataya. Marami silang nadala para maging pamilya ng Diyos. Your goodness, your kindness inspire people. Tandaan nyo yan. Hindi man pinapangalandakan ng kabutihan mo, hindi man kinikilala ng iba ang kagandahang loob mo, di man ito nakikita ng pamilya mo, tandaan mo may Diyos na nakakakita. May mga anghel at may mga taong tahimik na nakatingin sa iyo. You inspire them. Your simple smile, your simple greetings, your simple respect, nadadala mo sila sa Diyos. Simba nga tayo ng simba. Dasal nga tayo ng dasal. Saksaka naman tayo ng damot. Sobra tayo mapagmataas sa kapwa. Ano mangyayari sa mga ordinaryong Kristiyano
pag gano'n na nakikita sa atin, lalayo sila. Ano sasabihin nila? Nagdedebosyon yan sa Nazareno. Nagsisimba yan. Pero tignan mo ang ugali. Napakadamot. Napakamapagmataas. Pero alam nyo, kung gumagawa kayo ng mabuti, kahit maliit, nadadala ninyo ang kapwa sa pamilya ng Diyos. Yan yung ginawa nung dalawang santo para sa araw na ito. Marami silang dinala sa Diyos. Hindi dahil pinilit nila magsimba. Hindi nila pinilit pabinyag. Kundi nakita ang kanilang kagandahang loob. You cannot convert people by words. You cannot inspire just the ordinary people by mere words. But your action will speak the truth about God. Dasal ka ng dasal. Krus ka ng krus. 5-6 ka naman. Dasal ka ng dasal. Diluhod-luhod ka pa. Marites ka naman. Tinawag tayo ngayon. Ano sabi ni Jesus? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sino raw? Yaong sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ano ba ang kalooban ng Diyos? Hindi ba ang gumawa ng mabuti? Hindi lang magdasal, kaya sinabi niya, "It is mercy that I desire, not sacrifice." Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko kailangan magdasal ka na magdasal. Ang kailangan ko'y maging katulad mo ako, maging katulad kita. Mahabagin. Bakit po mahabagin? Sino sa inyo rito ang nangumpisal at sinabi, sa bigat ng kasalanan mo, magbayad ka ng 1,000,000? Meron bang bayad ang awa ng Diyos? Meron bang halaga o katumbas na salapi ang ating mga hininga? Maraming binibigay ang Diyos sa atin. Ang awa at pagpapatawad niya, walang bayad. Ang buhay nating tinataglay, wala ring bayad. Kaya ano hinihingi niya? Maging katulad niya tayo. Maging katulad tayo ng Poong Jesus Nazareno. Mapagbigay, mahabagin, maawain, mapagpatawad. Hindi kailangan ng katwiran pag magpapatawad ka. Ang kailangan lang, puso na nagmamahal. Mahirap magpatawad kapag marami tayong rason na sinasabi. Mahirap magpatawad kapag hindi tayo marunong magpakumbaba. It is only in humility that we can forgive. At kung hirap tayo magpatawad, kunin mo ang awa ng Diyos na tinatanggap mo araw-araw, siyang gamitin mong ipatawad sa iyong kapwa. Use the mercy of God that we receive every day to forgive your neighbor. Bring people to God. Dalhin natin ang ating kapwa sa Diyos. Gawin natin siyang kapamilya natin, pamilya ng Diyos. Ginawa tayong pamilya ng Diyos dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang pagmamahal. Tayo rin, inihimok ng Diyos na dalhin sa kaniya ang mga kapwa natin. Maaring ang kapwa mo ay ang sarili mong asawa. Maaring ang kapwa mo ay sarili mong kapatid. Maaring ang kapwa mo ay sarili mong magulang. Sarili mong kapamilya. Ang kapwa ay maaring ang iyong kapitbahay na hindi ka binabati. Bring them into the fold of God's family. Dalhin mo sila. Paano sila madadala? By your good action. Sa pamamagitan ng kabutihan natin, di mo madadala ang tao
sa pamamagitan lang ng salita. Show them the face of Christ. Madaling sabihin kung sino ang Diyos, madaling paliwanag ang pagkakilala natin sa Diyos. Ngunit ang ipakilala sa pamamagitan ng buhay natin ang mukha ni Jesus Nazareno, ang siyang magdadala sa kapwa natin, sa pamilya ng Diyos. Marami pa ring mabuting tao. Hindi totoo na lahat may bayad. Walang bayad ang ngiti mo. Walang bayad ang pagpapatawad mo. Walang bayad ang kagandahang loob mo. Walang bayad ang pangunawa mo. Marami pa ring libre kung paano tayo nililibre ng Diyos sa araw-araw. At kung tayo naman ay dumadanas ng pagtulong ng kapwa natin, maging mapagpasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin. Ako, karanasang-karanasang ko yan. Napakaraming doktor na kilala ko na pag ako'y nagpatingin o meron akong nilapit, hindi sinisingil. Marami akong kailangan kung minsan sa parokya. May mga lalapitan ako, hindi ako tinatanggihan. Hindi ako pinapahiya. Hindi ako sinisingil ng iba. Magpapagawa ako minsan ng sounds. Magpapagawa ako ng ilaw. Makikiusap ako. Maraming mabuting tao pa rin. Kaya tong misang ito ngayon, inaalay ko sa mga taong naging mabuti, hindi lang sa akin, kundi sa sarili ko rin parokya. Mga taong nagpakita ng kabutihan sa atin, sana alalahanin natin sa misang ito. Mga taong kumisan, sinungitan natin, pero sinuklian tayo ng ngiti. Mga taong kumisan, lumayo tayo, pero sila'y lumapit sa atin. Pray for those people that who are good to you. Pray for them. Hindi ka hininga ng paliwanag nung ikay nagkamali, pinatawad ka. Pray for them. Maraming mabuting tao pa rin. Ulitin ko sa inyo, marami pa ring libre at marami kang libreng kayang ibigay. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay, ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang itutugon po natin, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Pakiulit po natin. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwi nang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atinawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao,
naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim po nating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi na iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Dito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay na iyong sambayanan upang ay pinahayag namin na may pananampalatayang matibay ang aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilohod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kay banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging andog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, ni San Cosme at San Damian, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mamakapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo na lagi pong libre, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Te et videte coniam suavis est Dominus beatus virgis sperat qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus virgis sperat qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus virgis sperat qui sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte coniam suavis est Dominus beatus virgis sperat qui
vispera tine, O. Mga paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ang siya nawang umiiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.